isang ektarya, halos 30,000 piso ang inabot ng aking gastos. Trial and error sa pag-aabono o kung ano ang nakasanayan ang ginagawa ko. Mithiin ng bawat magsasaka ang makamit ang mataas na kita para sa kanilang pamilya. Mahalaga ang ating suporta, lalo na sa pagbibigay ng tamang rekomendasyon. Subalit ang pagpapalayan ay hindi pare-pareho sa bawat lugar. Magkakaiba ang kondisyon ng palayan at ang mga gawain ng mga magsasaka, tulad ng variety na ginagamit, paraan ng pagtatanim, pag-aabono at ani na nakukuha. Kaya naman, ang bawat palayan ay nangangailangan ng rekomendasyon akma sa kondisyon ng palayan at magsasaka. Mahalaga ang tamang pag-aabono sa pagpapataas ng kita sa pagpapalayan. Maliban dito, makatutulong din ang mga karagdagan at akmang rekomendasyon sa paggamit ng mataas na kalidad ng binhi, pagpapatubig at pangangasiwa ng mga peste na ayon sa kondisyon ng palayan. Sa pamamagitan ng RCM, nagabayan ako sa wastong paggamit ng abono. Ngayon, mas tumaas ang aking ani. Ayon sa pananaliksik, karaniwang nasa 400 kilo ng tuyong palay kada ektarya ang maaring itaas ng ani kung gagamitin ang mga rekomendasyon sa RCM. Mas higit ang taas na dagdag sa ani para sa mga magsasakang tipikal na nakakakuha ng aning mas mababa sa 5 tonelada kada ektarya. Ang Rice Crop Manager o RCM ay isang aplikasyon na maaaring i-download at i-install sa computer, smartphone o tablet mula sa link na ito. Ito ay ginagamit ng mga extension workers, crop advisors, service providers, local farmer technicians, at kapwa magsasaka para interbyuhin ang mga magsasaka at makakuha ng rekomendasyon. Ang rekomendasyon ay magsisilbing gabay sa pagsasaka lalo na sa pangangalaga sa nutrisyon ng palay. Narito ang mga mahalagang hakbang sa paggamit nito. Magrehistro bilang user. Magrehistro ng magsasaka at kanilang palayan. Magsukat ng lawak ng palayan gamit ang GPS device para sa eksaktong pag-aabono. Magbigay ng ID card sa magsasaka. Magbigay ng rekomendasyon sa akmang pag-aabono at mangangalaga ng palayan. Maaring i-print ang rekomendasyon at maipadala bilang text sa cellphone ng magsasaka. Ang RCM ay may mga katanungan na kailangang sagutin ng magsasaka tungkol sa pangangasiwa ng kanyang palayan upang mabigyan ng akmang rekomendasyon. Ang mga impormasyon ng magsasaka pati na rin ang makukuhang rekomendasyon ay itinatabi para sa monitoring at reporting sa kagawaran ng pagsasaka o DA. Para sa karagdagang kaalaman, ang mga magsasaka ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa kanilang extension worker o bisitahin ang Office of the Municipal or City Agriculture sa kanilang lugar.